Hello guys and welcome to my channel Mike TV and this is Draconia Saga Pilipinas. Ayan, so kung bago pa lang sa aking channel, i-hit mo na yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ni Kuya Mike. Ayan, so for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-farm ng extra attributes para sa inyong mga equipments. Ayan, so kung di ka pa kontento sa mga extra attributes ng iyong mga equipment, so tuturuan kita mag-farm, no? So, hindi ko lang alam kung marami nang gumagawa nito, pero kung bago pa lang sa game na to, siguro eh, makakatulong sa ito. Alright? So, wag na natin patagalin. Let's go! Yon! So, eto na nga guys, no? Ituturo ko sa inyo isa sa mga life hack dito sa Draconia Saga. So, maganda to guys, gawin kapag wala ka ng mission or wala, tapos na yung dailies mo. No? So, kung wala ka nang ginagawa sa game, so pwede mo siyang gawin, no? Para at least papaano eh hindi ka nakatunganga or at least pwede mag-progress yung character mo, no? So, ang gagawin lang natin is magpa-farm lang tayo na magpa-farm ng extra attributes na galing sa mga loots sa Dragon Mission. Dito sa Dragon Hunter Mission. Alright? So, ang technique lang dito guys is gumawa ka ng party, no? Ng mga bot, no? Kasi kapag pa-party ka ng player, baka magreklamo sa iyo. Kasi ang gagawin natin dito eh paulit-ulit lang, no? So make sure magtira ka ng isang run sa pinakamataas na level ng dungeon. For example, itong 7 star hunt Infernex, no? So ito yung aking pinakamataas na dungeon mission dito sa Dragon Hunt Dragon Hunter mission, no? So ang gagawin lang natin is magpa-farm lang tayo, magpa-farm ng equipments dito, no? So ito yung aking party. Yan, lahat yung bot. At lahat yan, mas mataas yung BR sa akin para mabilis yung run dito sa loob ng dungeon, no? So, simulan na natin. Alright, ayan. So, ang technique lang dito, guys, yung first two boss lang ang papatayin natin na nagda-drop ng equipment. Alright? So, ganun lang yung technique dito. Pag nakakuha ka na ng dalawang equipment, mag-leave ka na sa dungeon or umalis ka na sa dungeon, no? Then pasok ka ulit. So gagawin mo paulit-ulit lang 'yon hanggang sa mapuno yung inventory mo ng equipment or ng loots na equipment, no? Doon tayo mag-hunt or titingin ng mga extra attributes. Katulad niya, nakakuha tayo ng purple equipment. So medyo alam ko kapag ganyan kataas yung level ng equipment, may magagandang extra attribute yan. Kaso, wala. Ayan. So, once na nakapatay na tayo, napatay na natin yung dalawang boss na nagda-drop ng equipment, pwede na tayong mag-leave sa dungeon. Ayan. So, fast kill dapat. Ayan, tulad niyan. Mabagal pa nga yan eh. So, kapag nakuha na natin yung pangalawang equipment, mag-leave na tayo. So, ganun lang ang gawin ninyo, no? Paulit-ulit lang yan hanggang sa mapuno yung inyong inventory. Alright? So, pasok lang ulit tayo. Then, hunt lang ulit. So, ginagawa ko siya hanggang sa mapuno yung aking inventory. Then, sa ako, mamimili, no? Sa, nang ita-transfer sa aking equipment. So, tignan natin kung may maganda. All aptitude, o, diba? Meron tayong nakuha, no? Mas mataas sa ating current all aptitude sa ating equipment. So, meron na tayong isang nakuha. Dito sa abila, oh, meron tayong nakuha. Crit resist, hindi siya maganda, no? Yan. Yun, nakuha ulit tayo ng purple. Medyo hindi rin maganda. So, ganun lang gawin ninyo, guys, no? Ayan. So, ipa-fast forward ko na lang to. So guys, after 30 minutes, sa wakas, napuno ko na rin yung aking inventory ng mga loots. Ayan, so napakaraming equipment niyan. And dito na tayo magpa-farm ng extra attributes. So sana may makuha pa ako kasi feeling ko, no? Feeling ko nakuha ko na yung pinakamataas na extra attributes, no? So sana may makuha pa tayo. Tara, samahan niyo ako. Sana may makuha pa tayo. So, STR to int. So, kapag mababa guys, no, pwede naman natin i-dismantle kasi magiging smelt points yan, no? Pwede pa tayong mag-crap. So, wala rin.
Hindi natin kailangan yan. STR to int. Hindi ko kailangan yan. STR HP. Hindi ko kailangan yan. STR to int. Mas mataas pa yung sa atin. So, hindi ko rin kailangan ito. Mukhang wala na tayong makuha. Kasi parang sagad na yung mga nakuha natin eh. Int 139, wala na rin kasi kulay. HP, int, hindi siya okay. Hindi na rin yan. All aptitude, 55. Dismantle na rin yan. Marami na tayong smell points. So mukhang wala na. Hindi, huwag tayong susuko. Alright, hindi na rin yan. Magic attack, 1560. Oh, ito. Okay to, goods to. Alright, diba? May nakuha, may na-farm tayo. So, smelt ulit yan. Sana meron pa. Int, 175. Critical damage. All aptitude, 55. Int. So, dismantle. This one tail. Hindi ko kailangan ng STR. Grabe ah. Wala mo, kung nakuha ko na kasi yung pinakamatataas eh. Yung sagad na ano, no? Sagad na stats. And critical. O, pwede. Critical. Alright, no? Tumaas ng 16. BR in critical damage. STR in cancel. Okay, smelt. Critical damage. Uy, pwede. May nakukuha pa tayo. Ayos. Magic attack. Wala na. Magic attack. STR. Wala na rin. All aptitude. Uy, meron pa. Meron pa tayo nakukuha. Oh. Grabe. Dito. Crit. And wala na. Meron pa ba? Ah, wala na. So, yun guys, no? Ganun lang mag-farm. Ng extra attributes, no? Kung may time ka naman, pwede mo tong gawin. And make sure meron kang extra silver, no? Silver coin. Kasi medyo magastos to sa pagtatransfer, no? So, yun guys. Hopefully, may natutunan kayo sa panibagong video ni Kuya Mike, no? So, ito yung tinatawag na farming ng extra attributes, no? Kung ikaw eh hindi pa satisfied sa mga extra attributes ng equipment mo, pwede mo siyang gawin. Alright? So, again, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga videos. And yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos tulad nito na ina-upload ni Kuya Mike. Ayan. So, again, kita-kits sa mga susunod nating videos. Let's go!